Ay, ang sabi na dagdagan pa ang kaso ng COVID-19 sa inyo sa Nabotas? Yes, nasa 311 active cases po kami as of yesterday, of last night po. Eh bakit po ganun? May community transmission na ba? Yes, yun po yung na-discover namin, may community transmission. Okay. Because ang ginawa po, nung una po, kala namin ang hawaan ay sa loob ng City Hall. Kaya ni-lockdown namin yung City Hall. Okay. Kaya lang, nung RT-PCR test po natin lahat ng kawani ng City Hall, ito po yung mga natuklasan namin. Number one, kahit po yung hindi mga nagpupunta sa City Hall na mga employees ng City Hall, katulad yung mga field workers, nagpa-positive po sila. Okay. Number two, pag chinek namin yung mga nag-positive na City Hall employees, chinek yun ang mga kasama sa opisina, yung mga katabi nila, mababa ang positivity rate. Ngunit pag chinek na yung close contact o yung kasamahan nila sa bahay, napakataas ng positivity rate. At karamihan ng kasama sa bahay ay positive, no? Kaya yung samples, pinadala na namin sa UPPGH Genome Center dahil nagdududa kami, parang ibang variant ito kasi dati naman, ginagawin namin yung mag-test ng mga kasamahan sa bahay. Hindi ganun kataas ang percentage ng positivity rate ng kasamahan sa bahay. Ngayon talagang pag may isang positive, halos yung buong bahay, yung buong kasama niya sa bahay ay positive na rin. Ay, ganun ba? Yes. Paano kaya nagsimula yan? Noong una namin na-discover yan was mga February 12, no? Pero hindi ganun kataas yung spike. Na-discover namin yan, yung mga pupunta sa amin para dun sa libreng RT-PCR dahil kailangan sa trabaho or babalik sila sa trabaho, mataas din yung positivity rate. Okay. Kaya kami so kaya nakita namin, meron talagang community transmission pero hindi kami makakonclude at that time. Kaya ang ginawa namin, kasi meron kaming data ng positivity rate ng mga empleyado dahil kung natatandaan nyo, noong January 4, after the long holidays, re-require namin mag-RT-PCR lahat ng mga employees ng City Hall pagkabalik nila. So noon 2% lang ang positivity rate. So nung inulit namin siya nitong February 22 to 24 para makita, ang taas na ng positivity rate. So nagkahawahan na? Yes, nagkahawaan. Nung una akala namin sa loob ng City Hall. Pero mababa yung positivity rate nung magkakatabi sa City Hall. Pero pag ang chinek mo na yung contact tracing o yung kasamahan sa bahay, biglang tumataas yung positivity rate. Na lumabas. So anong ginagawa niyo ngayon para maiwasang kumalat pa? Yung first street lockdown, tuloy-tuloy. Tapos yung City Hall, tinuloy na namin yung pagsara for until March 9. Para lang wala mo nang pupunta doon, para hindi maipasok yung virus, hindi mailabas yung virus doon sa City Hall, no? Tapos yung disinfection day doon sa mga palengke, kasi yung mataong lugar, sarado palengke, muna doon palengke. Pa, grocery. Hindi, Mondays lang. Monday lang. For disinfection. Kasi starting February 1, ginawa na namin 7 days a week. Kaya ngayon, ibabalik namin yung isang disinfection day. Okay. Ay, itong mga ibang mayor sa Metro Manila ay ngayong umaga ay nagsimula na uling magbakuna ng Sinovac. Ay, sa inyo ba kailan? Hiningi na po namin doon sa aming mga Tiganavota City Hospital kung sino yung may gusto ng Sinovac. Dahil isa lang po yung public hospital namin sa Tiganavotas. At ang sabi po, ang uunahin yung Sinovac na unang batch ay para lang doon sa medical frontliners ng public hospital. Okay. Kaya nung sinabi sa amin yan, pinaalam na namin dun sa aming medical frontliners na kung sino yung may gusto ng Sinovac, magpalista na po. Okay. Maraming salamat po, Mayor, at good morning. Thank you. Good morning.